Hi guys, welcome to my first vlog. It's me, Eric, and I'm a Cocker Spaniel breeder here in the Philippines. And I'm from Baguio, and I'm the founder and admin of Cocker Spaniel Philippines and Cocker Spaniel PH. So, start ko lang yung first vlog natin about me. About how I started into breeding. I wanna share with you my history as a breeder. Kung paano ba ako nagsimula. Kung paano ba ako napunta sa pet industry. And paano ako na-addict sa Cocker Spaniel. Siyempre, una, dapat may ano eh. May passion ka sa dogs. So, yung bata pa lang tayo, mahilig na talaga tayo sa hayop. As in, nag-alaga ako ng dogs, snake, fish, saka palabong na manok, fighting cock. Kasi si Papa mahilig sa magsabong, sa mag-alaga ng manok. I mean, ako yung nag-aalaga ng bata pa ako. So, yun. Hindi ko akala ko nga dati yan. Fighting cocks talaga yung favorite ko. Kasi nag-breed ako yung napadami ko yung fighting cocks ni Papa. So, that time, pinukuha nila ako ng vet med. Kaso hindi ko natapos. Ang natapos ko that time, nursing. Okay. So, yun. Napadami ko yung manok ni Papa. Tapos ako napadpad sa nursing. Pero nung nagka-work na ako, parang gusto ko mag-alaga ng dogs. Pero ano eh, wala pa kasi akong sariling bahay that time. Nakikitira pa lang ako kay ate. Sa ate ko. So, actually wala rin akong balak mag-dogs nun. Talaga kasi nga wala pa akong sariling bahay. Wala pa rin savings. So, yun. Noong 2013, kaya ako napunta sa mga dogs. Or, kumuha ng dog ko. Na ano kasi ako, na broken. So, kumuha ako ng, gusto ko ng ano, makakasama. Saka para makamove on, maiba yung iniisip ko. Makafocus dun sa dog. Yun. So, bumili ako ng... hindi. Inalok muna ako. That time, na-broken ako. Inalok ako. Pero, pinag-isipan ko naman. Yung friend ko, inalok niya ako ng Cocker Spaniel. So, pinag-isipan ko mga after 1 week. Dahil may budget naman. Tapos, naka-savings naman ako that time. And then, si... habang nakikitira ako, ko muna inisip kung papayag ba si ate. So, yun. Inuha ko na yung Cocker Spaniel after a week. Hindi pa ako nag-research about sa breed. Basta kinuha ko na lang siya. Gwapo kasi. As in, ang cute. Sobrang fluffy. Yung ears nila, di ba? Tapos, yung eyes nila parang please, kunin mo na ako. Alagaan mo. Parang may pleasing personality kasi yung mga Cocker Spaniel. Kaya yun. Inuha ko na siya. So, yun yung first dog ko. Si Coco. Tapos, that time, nag-start na ako mag-search about sa breed. Anong temperament nila. Saan sila magaling. Tapos, paano yung pag-aalaga. Wala pa sa isip ko yung pag-breed kasi nga wala akong time. So, yun. I-search ko muna yun. Tapos hanggang sa habang tumatagal, napaisip ako na parang ano, gusto ko mag-breed, sabi ko. So, bumili ako ng female, black. Tapos si Coco yung first ko, buff.
So, 5 milyar na. Ano pa? Siyempre, bata pa yun. So, nag-research muna ako sa tamang pag-breed. Paano gawin? Tapos, hanggang sa... active ako sa mga Facebook group. Wala pang group yung Cocker Spaniel that time. Kaya, ano... bumuo ako ng Cocker Spaniel. May mga na-meet kasi akong dog owners ng Cocker. So, we decided na dahil wala kang Facebook group yung Cocker Spaniel, gumawa kami. So, tatlo kami noon. Si Sir Rainy, saka pangalan ng isa. Limutan ko ba? Si Sam, yun. Mga ano rin, dog owner. He's still a breeder eh. Ang mga dog owner lang sila. So, napag-isip na kayong tatlo na bumuo ng community, Facebook group. So, yun. Bumuo kami ng Cocker Spaniel Philippines. Hanggang sa dumami na, karoon na ng mga meet and greet, eyeball, kwentuhan. Dumami rin yung mga admins. Yun. Doon na nag-start yung community ng Cocker Spaniel sa Philippines. Kumbaga, dumami na nang dumami. Actually, hindi pa ako breeder nun. Ano pa lang kami nun? Enthusiast. Mga chismoso. So, yun. Hanggang sa nakilala na namin si Sir Patrick, yung may-ari ng King Philip Kennels. Tapos, bibigyan siya ng mga payo, tamang pag-breed, tamang structure ng breed. Paano rin siya nag-start, senior din niya. Tapos hanggang sa lumago na. Tapos ako, nung dumating na yung time na gusto ko na mag-breed. Siyempre, inausap ko na si Sir Patrick, nagpaturo na ako ng tamang pag-breed. Kung ano ba yung dapat gawin, ganyan. Tamang pag-prepare dun sa female ko. Kasi, una ano yung kinakabahan pa ako nun, baka matay or mas ES, diba, doble gastos, yung mga ganun. Tapos hindi ko muna inisip yung ano yung sa mga papi, basta inisip ko muna yung mother. So yun, dito na nag-start yung pag-breed ko ng dogs. Sila yung mga first mentor ko, si Sir Patrick, saka si ibang mga dog owners na taga dito sa Baguio. So, yun, doon tayo nag-start. Pero, yung tamang pag-breed, dapat talaga, ano, inaaral talaga muna. Kung gusto mo talaga yung breed, and yung health, and standard, breed standard, and yung structure, and yung tamang pagpili rin ng dogs. Daming kailangan aralin bago mo simulan yung pagbibreed. So yun yung history kung paano tayo nipag. Yung tamang pagbibreed, pag-usapan na lang natin sa next vlog. Okay? So, thank you and see you next. Bye-bye. Kuy, nag-i-start na! Wow. Paano to? Hi guys, welcome to my first vlog. So, it's me, Eric Montemayor. So, ang first content natin. Content? Good evening guys, welcome to my first vlog. So, simulan na natin ito. Hi guys, welcome to my first vlog. Kinakabahan ako. Hi guys,
Ito na po yung first vlog natin. So, it's me, Eric, ang inyong kaaso. Good evening, guys. It's me, Eric. So, tuloy natin yung vlog natin. Kanina na naputol. Kasi yung misis ko tumae sa sahig. Thank you for calling customer service. Calling. Ay, mali. Hi guys. Welcome to my first vlog. It's me, Eric Montemayor. Hindi ka na nandiyan ako? Kangkang, ingay mo naman. Nagre-record si Papa. Hi guys. Welcome to my first vlog. This is Eric Montemayor. Ay! Hindi ako, tatabi mo. Nag-vlog ako, babe. Video ako, oh. Hindi ako, hindi mo ako. Ay, sige na, watch ka na, babe. Multitaler. Hindi mo ako gaganon. Ay, sige. What's up, guys? Good afternoon. It's me, Eric Montemayor. Welcome to my first vlog. Okay. Hi guys, welcome to my first vlog.